Sa dinami-rami ng mga naglalabasang pampaputi, pampaganda at pampabata sa ating online market ngayon, sigurado ko na isa ka sa nalilito kung ano ba talaga yung dapat mong inumin. Diba, totoo po, halos buwan-buwan ay merong naglalabas ng mga bagong products nila at nagki-claim na tayo ay papagandahin ito, papakinisin at papabatain. Ang top 2 supplements na laging trending at laging may lumalabas na bagong brand buwan-buwan ay ang glutathione pati na rin ang collagen. Para sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin yung dalawa na yan. At ano ba yung dapat mong inumin? For example, gusto mong bumanat yung balat mo? Gusto mong kuminis ka? Gusto mong mas bumata ka? Ano ba ang iinumin mo? Glutathione ba or collagen? Umpisahan natin, ano nga ba ang collagen at ang glutathione? Itong dalawa po na to ay naturally present yan sa ating katawan. Napoproduce po natin yan. Pero as we age, habang tayo po ay tumatanda, nababawasan siya at mabilis nagbe-breakdown. Ang collagen po ay importante para ma-maintain natin ang form at ang structure ng iba't ibang parte ng katawan natin. Nabanggit ko kanina na bumibilis ang pag-breakdown ng collagen habang tayo ay tumatanda. Pero meron pa pong ibang factors. Katulad ng paninigarilyo, UV exposure, ayan, yung mga nagpapaaraw, mahilig magpaaraw pero hindi gumagamit ng mga sunscreen. Stress at poor diet, kung ang diet natin ay punong-puno ng matatamis, nang matataba, yung mga unhealthy ba? Ano naman ang benefits kapag tayo ay nag-take ng collagen supplement? Una, nakakapag-improve po ito ng overall skin health. Pinapanatili niya na hydrated or well hydrated ang ating balat. Para maiwasan po natin yung early signs of aging na fine lines pati na rin ang wrinkles, tandaan po natin na kapag ka-dry or dehydrated ang balat natin, ayan, dyan na nag-uumpisa lumabas ang mga fine lines and wrinkles. At dahil nga minemaintain ng collagen ang structure at form ng ating balat, mas naiiwasan or nadedelay po yung pagiging lawlaw or pagsasag ng balat natin. Maganda rin po ito sa ating joints, sa muscles, pati na rin sa bone health. Maganda rin po sa ating mga kuko, pati na rin sa ating buhok para mas mabilis ito humaba at mas maging matibay siya. Ang most common form ng collagen na mabibili natin sa market ay yung tinatawag na hydrolyzed collagen peptide. Ito kasi yung mas mabilis na naa-absorb ng katawan natin. Marami ring iba't ibang dosage forms na available. Merong tablet, merong capsule, merong mga powder na tinitimpla at meron ding mga ready to drink. Ang glutathione naman po, katulad ng collagen, ay meron ding anti-aging properties. Isa din po itong antioxidant. Detoxifier po ito na maganda at nakakatulong po sa ating mga atay. Nagpapalakas din po ito ng ating immunity at syempre yung gustong-gusto nating effect or side effect nito na whitening. Nakakapagpaputi, nakakapagpabata at nakakapagpaglowing ng balat. Meron din pong iba't ibang dosage forms na available ang glutathione. Pinakasikat po, syempre, ay ang capsule. Meron ding tablet, meron ding mga powder na tinitimpla, meron ding mga ready to drink, yung tinatawag nating buckle or yung lozenge na dito nilalagay sa may pisngi. Meron ding sublingual, yun naman po yung nilalagay sa ilalim ng dila. At syempre, yung mga sumisikat ngayon na glutapush or yung mga IV or glutadrip. Ang pinaka-safe po na dosage forms ayon sa mga doctors ay yung mga tinitake po natin katulad ng tablet, capsule, yung mga tinitimpla, yung mga ready to drink. Ilang taon naman yung pwede ka nang uminom ng mga ganitong supplements? Sa glutathione po, 14 years old, pwede na. Pero para sa akin, 18 years old. Kasi diba kapag ka 14, parang ang bata-bata pa, parang nakikisunod lang sa hype yan. Pero kapag ka 18 ka na, at least diba kahit papano, alam mo na. Naiintindihan mo na kung para saan ba siya, yung mga side effects niya, alam mo na rin. So para sa akin, sa glutathione po ay 18 years old. Sa collagen naman po, as early as 20 years old, pwede na tayong mag-take ng supplement na to. Ang tanong, kailangan ba talaga nating uminom ng mga ito? Hindi po. Hindi naman mandatory ang pag-inom ng mga ganitong supplement. Kung gusto nyo lang pong mag-take, ayan, pwede. At syempre, kung niresetahan po kayo, ayan, i-take nyo po siya. Ano naman ang safe dose? Hanggang ilang milligrams ba or ilang grams ba ang dapat nating inumin? Ang safe dose po sa glutathione ay 250 to 500 milligrams per day or kung ano po yung nireseta sa inyo, yun yung sundin nyo. Sa collagen naman po ay 2.5 hanggang 15 grams per day. Grams po ito ha, huwag po kayong matakot kasi diba yung iba nakalagay 8,000 milligrams. 8,000 milligrams, 8 grams lang po siya. So nasa safe dose pa rin siya. Kailan naman siya pinakamagandang i-take? Best time to take itong dalawa po na to ay kapag ka-empty ang ating stomach.
pwede na pagkagising mo, 30 minutes to 1 hour bago ka kumain, yan, inom ka muna nito. Pero kapag ka humahapde ang tiyan mo, kapag ka ganun ang ginagawa mo, pwede naman sa gabi, 2 hours after mo mag-dinner. Pwede ba siyang isabay sa mga vitamins, pati na rin sa mga pills? Pwede naman po. Ako, nagtitake po ako ng iba't ibang vitamins, pati na rin ng contraceptive pills. Dayan yung tinitake ko ngayon. Pwede naman po. Okay naman siya. Minsan, kapag nakakalimutan ko, ayan, sabay-sabay tinitake ko siya. Pero madalas ang pinagsasabay ko po, vitamin C, glutathione. Tapos, yung collagen ko, iniinom ko yun talaga sa umaga. Kasi bago na yung collagen namin ngayon, iniinom na siya yung tinitimpla. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos, sa gabi naman, bago ako matulog, doon ako nagpipills. Pero yun nga, sabi ko sa inyo kanina kapag nakakalimutan ko, pinagsasabay-sabay ko sila bago ako matulog. Okay naman. Okay pa rin naman ako. Ano naman ang side effects nila? Halos parehas po ang side effects nila. Pwede kang makaranas ng bloating, ng heartburn, yung feeling na para kang ina-acid. Yung iba po ay nagkakaroon ng diarrhea. Yung iba naman, parang ang sakit-sakit ng tiyan nila. Parang may hangin na hindi nila mailabas. So, ang tawag po doon ay dyspepsia. May iba rin naman po na nakakaranas ng headache. Ngayon naman, ano ba ang dapat mong inumin? Glutathione ba or collagen? Kunwari ay gusto mong pumuti. Alam na natin yan. Mag-glutathione ka. Kung gusto mo naman na ma-lessen yung appearance ng wrinkles mo, yung medyo bumanat yung mukha mo, ang ititake mo naman ay collagen. Kunwari, masakit na ang iyong mga buto-buto. Ayan, kapag kayong tipong naupo ka ng matagal, nahihirapan ka ng tumayo o hindi ka makaluhod, masakit ang mga kasukasuan mo, ang ititake mo namang supplement ay collagen. Paano naman kung gusto mong magmukhang bata, magmukhang fresh, ayan, parehas po itong dalawa na to na merong anti-aging properties, pero para sa akin ha, collagen. Kung gusto mo naman ng glowing na balat, parehas naman din sila, pero para sa akin ay mas piliin mo yung glutathione. Tandaan po natin na hindi naman agad-agad yung resulta. Yung mga nagsasabi ng 1 week pa lang ay nakita na nila yung improvement, nakita na nila yung resulta. Feeling ko yung mga nagsasabi po nito ay mga nakagamit na before, kumbaga pinagpatuloy na lang nila sa ibang brand. Paano naman malalaman kung hindi siya effective? Kunwari nga, 'di ba, gumagamit ka na ng ibang brands before. Example natin sa glutathione. Gumagamit ka na ng ibang brands before, okay naman yung epekto sa iyo, maganda yung balat mo, feeling mo ay kita mo naman ay pumuputi ka. Tapos nag-switch ka ngayon sa ibang brand. Masasabi mo na hindi effective yung pinalit mo kapag ka parang naging dull na yung skin mo. Yung kumbaga, hindi niya man lang na-maintain yung puti mo, umitim ka pa. Doon mo masasabi na hindi effective ang glutathione na pinalit mo. Kasi kung effective yan, tuloy-tuloy ang pag-glow ng skin mo, tuloy-tuloy ang pagpapaputi mo, or at least na-maintain yung puti mo. Ganun po siya. Tandaan po natin na ang puting glutathione, kailangan po niya ng maintenance. So, kailangan yan ay lagi kang nag-glutathione para ma-maintain mo yung puti na meron ka ngayon. Ang glutathione po na tinitake ko ngayon, medyo nasa mahal na side ito, pero sobrang okay siya para sa akin. Itong S-Lite S-Acetyl Glutathione. Nagawan ko na rin po ito ng review. Yung collagen naman na tinitake ko, ito matagal-tagal ko na siyang tinitake, Collagen Max. Ito talaga yung tinitake naming mag-asawa. Pero dahil nga kaka-TikTok ko ay ito, nabudol kami nitong Freshies Avocado. Aminin naman natin, di ba? Kasi minsan parang naduduwal ka na sa kakainom ng mga tablet, ng mga capsule. Ito kasi nakakatuwa siya dahil tinitimpla siya. Tapos yung flavor niya, avocado milk. Ganto siya. At sa isang sachet ay meron kang 8,000 milligrams. Ikaw, ano ba yung tinitake mong glutathione at collagen supplement ngayon? I-comment mo na yan sa baba. Tapos i-share mo na rin sa amin yung experiences mo. That's all for today. Thank you for watching. Para sa iba pang videos katulad dito, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang channel namin, Team Castle Vlogs. Meron din po kaming Facebook, pati na rin TikTok. Sa ulitin, bye!